Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, sa ating mga kapatid po, sa Panginoon. So, pagpasensyahan na po yung audio ko kasi umuulan po. So, ayun, praise God po at nagpapatuloy po tayo sa ating ika-20th season po ng ating 40 days prayer and fasting for the nation. So, bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lang po kayo paalalahanan na once po na may prayer request po kayo, pwede nyo pong i-comment po sa ating comment section po para po maipanalangin po natin ito. So, bago po tayo mag-start po sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Lord God. We praise you, Father God. Maraming salamat, Panginoon God. At muli, Panginoon Lord, ay binigyan mo kami ng isa pang opportunity, Panginoon, na magpatuloy, Panginoon, sa iyong gawain, Lord. Lord, gamitin niyo po ang puso at isip ng bawat isa, Lord God. Buksan niyo po ito at linisin, Panginoon God, upang tumimo po ang bawat salita na sasabihin po na maririnig namin ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nagpapatuloy, Panginoon, sa gawain mo, Panginoon, na kahit, Lord God, marami kaming kanya-kanyang ginagawa sa aming buhay, Lord God, ay naglalaan pa rin kami ng oras upang makapakinig na inyong salita, Panginoon God. Lord, patuloy, Panginoon, na i-bless niyo po, Lord God, ang gawain nito, Lord God, at magpatuloy, Lord God, gabi-gabi, Lord, mapalawak pa, Panginoon, ang gawain nito, Lord. We declare your victory, Panginoon God, sa gabi nito, Lord, lahat po ng mga salita, Panginoon, na maririnig namin, Lord God, nawa, Panginoon, ay nanggagaling ito sa inyo, Panginoon. Isiyo niyo po ito, Lord, sa aming puso't isipan, Lord God, at mamuhay kami kasama nito, Lord. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. So, ang topic po natin ngayon is about omnipresence po. So, maaaring nabanggit na po ito nitong mga nakaraang gabi po sa ating daily devotion. Pero, gusto ko lang po bigay po yung meaning para po ma-refresh po sa utak natin po yung meaning po ng omnipresence. So, ang sabi po dito is, omnipresence means that since God's power and knowledge extend to all part of His creation, He Himself is present everywhere. So, naniniwala po tayo na nilikha po ng Diyos ang mundo. Kasama na po tayo doon. Ang mga lugar na matataas, makikipot, kasulok-sulukan man po yan, ay kasama po yan sa nilikha ng Diyos. So, magyong oras po na walang katapusan, ay nilikha rin po ng Diyos. So, since po, ang Diyos po ang naglikha ng kaya, simula pa lang po na nilikhain ng Diyos ang mundo at ang oras at lahat po ng meron tayo, ay nandun na po ang presensya na. So, once we have this kind of heart na gustong makatagpo ang Diyos, ay masusumpungan po natin siya. So, kahit saan pong lugar na once na kinalapit ka ng Diyos, kahit sa crowded man yan, kahit sa nasa jeep, kahit ini-enjoy lang po natin yung hangin sa jeep, once na kinausap ka ng Diyos, ay once na paramdam sa'yo ng Diyos na kasama mo siya, ay huwag po sana natin palagpasin. So, ang ating verse po ngayong gabi is nagmula po sa Isaiah 57:15. So, babasahin ko muna po sa English, then babasahin ko po sa Tagalog. So, sabay-sabay po tayo. Sana po ay may Bible po kayo sa inyong tabi para po makapagpasa po tayo lahat. So, ang sabi po dito, Isaiah 57:15, for this is what the High and Exalted One says, He who lives forever, whose name is holy. I live in a high and holy place, but also with the one who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly, and to revive the heart of the contrite. So, sa Tagalog naman po, ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan, mataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mabawang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Ang aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. So, purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. So, mula po sa verse natin, kung mapapansin po natin, is sa una po ng, sa una po sa verse po natin is nagpakilala po ang Diyos. So, ang context po ng Isaiah 57 po is nagkasalang lubos po ang mga tao sa Diyos. So, tumalikod sila sa Diyos, kahit nakakilala na po sila sa Diyos. Pero, tumalikod po sila muli. So, gumawa po sila ng Diyos-Diyosan at yun yung sinamba nila.
gumawa sila ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. So, dito po sa part sa Isaiah 57, may part po dito na tinawag sila ng Diyos bilang isang sinungaling po. So, sa atin po, once po na patuloy tayong gumagawa ng kabutihan sa ibang tao, tinutulungan natin sila. Lahat po ng mga gandang bagay, ayan na, pwede pong natin gawin, ay ginawa po natin sa kanila. Then, we gain their trust and their faithfulness po. Pero, bigla po silang nagbago, bigla silang gumawa ng bagay na against sa'yo. So, sa atin po, sa human nature, is magagalit po tayo. Nagtatanong po tayo, madi-disappoint po tayo. So, gaya po dito sa Isaiah 57, is nagtanong po yung Diyos sa kanila kung, ang sabi po dito, nagtanong ang Diyos sa kanila kung bakit po sila tumalikod. Mababasa po yan sa verse 11 po ng Isaiah 57. So, para po mas mapalawak pa po yung key verse po natin, is magbibigay po ako ng tatlong key points po. So, ang number one po is God is God. Kung mapapansin po natin, tumalikod man po ang mga tao sa Diyos. So, dito po sa context ng Isaiah 57 po, is nagpakilala pa rin po ang Diyos na siya ang Diyos, ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan, mataas at banal na lugar ang aking tahanan. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Even a lot of people po is tumalikod po sa Diyos, gumawa sila ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, is mananatili pa rin pong Diyos ang ating Diyos. So, maraming beses na po natin naririnig sa simbahan na kahit hindi ka manalangin, kahit hindi ka magsimba o hindi ka gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos ay hindi mababawasan po ang pagdadiyos ng ating Diyos. So, ang Diyos na naging tapat sa mga nagkasala, pinatawad sila at niligtas mula sa kasalanan ay ang Diyos pa rin po na sinasamba natin sa oras pong ito at Diyos na maihahayag po sa mga susunod pang araw. So, gaya po ng sinabi ko kanina, after pong tumalikod ng mga tao sa Diyos, is nagpakilala muli po ang Diyos sa kanila. So, ang sabi po dito sa Deuteronomy 7:9 po, so babasahin ko po, understand, therefore, that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps His covenant for 1,000 generations and lavishes His unfailing love on those who love Him and obey His commands. So, napakamahabagin po ng Diyos na meron po tayo. Kahit wala siyang magiging sa atin, but sumamba man tayo o hindi, ay hindi po mababawasan ng pagka-Diyos niya. Pero ang kaligtasan po na binigay ng Diyos is pangkalahatan po. So, kahit namumuhay po tayo sa makasalanang mundo, kapag may puso po tayong gustong mabago at lumapit sa Diyos, mapapasa kanya po ang kaligtasan na binigay ng Diyos sa mga anak niya. So, ayun po. Ang pangalawa naman po is God is present all the time. So, gaya po ng team natin yun, which is yung omnipresent po na nangangahulugang constantly encountered. So, ang presensya po ng Diyos ay kahit nasan po tayo ay nandoon at kahit anong oras po ay nandoon pa rin po siya. Gaya po ng sinabi po ni King David sa Awit 193 verse 1-16. So, mahaba po ito. So, sana po is may Bible po tayo lahat para po makasunod po tayo sa babasahin. So, babasahin ko po. Sana po ay makasabay po kayo. So, verse 1. Ako iyong sinisiyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim yawe ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa'yo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking iniisip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, iyong aking sasabihin ay alam mo na. Munang lahat, iyon, lahat ay di nalilihim. Ikay laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarili, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain ang iyong karunungan. Kung saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas?
kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako, ikaw din ang aking kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Tiyak ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay dilim na positif, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging ito'y kadiliman sa iyo ay hindi dilim. At sa iyo yaong gabi parang araw na maningning, madilim man, maliwanag sa iyo ay pareho rin. Ang anumang aking sangkap, ikaw, o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintay. Ang buto ko sa katawan noong, iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata doon, do'y iyong napapansin. Lumaki ako roon sa iyo, sa iyo'y di naliligin. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo, natalaan. Matagal ng balangkas, mong ikaw lamang ang may alam. So, purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. So, sa lahat po ng nabasa po natin is, ang ibig sabihin lang po niyan ay sa lahat po ng oras ay present po ang Diyos. So, kahit saan po tayo, sa ay may likha ng langit at lupa, kaya nandun din po ang presensya niya. Siya din po ang may likha ng oras na walang katapusan. So, simula po ng likhain ng Diyos, ang mundo, ang oras, is andun na din po yung presensya niya po, hindi po nawawala. Maaring tumingin ka o madistract ka sa ibang bagay sa paligid natin kasi marami pong distraction sa paligid natin. Pero po yung Diyos natin, yung Diyos na meron tayo is yung Diyos na sobrang mapagmahal, sobrang mahabagi. Hinihintay lang po tayo na bumalik sa Kanya. Hindi man po physically present si Lord, pero once you have this kind of heart po, na gustong makatagpo yung Diyos, like sa bawat segundo po ng buhay na meron tayo, maaari pong masumpungan po natin siya. So, kakalabitin ka na lang po ni Lord, kakausapin ka niya, gagamitin ka niya sa lugar kung saan ka niya dinala. So, marami kong paraan ng Diyos para po ma-encounter po tayo, para ma-reach out po tayo. So, higit pa po sa mga naiisip nating paraan, is wala pong imposible sa Diyos. So, yun po. Pangatlo naman po is God's arm remains outstretched for everyone. So, sa Hebrews po natin, ang sinabi po doon ay, sa mababang loob at nagsisisi ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. So, sa kabila po ng pagiging mataas, dakila, makapangyarihan po ng banal na ating Diyos, ang kanya pong mahangarin is magbago ang puso ng mga kaluluwa pong nagkasala. So, namatay po sa kasalanan, ayun po yung mga taong gustong i-reach out ng Diyos. So, pinili niya pong mamuhay, kasama po ang mababang loob at mga nagpapakumbaba ang mga puso. So, pinili niya pong tugusin ang nagsisisi, buhayin po ang mga espiritong namatay dahil sa kasalanan. At manirahan po sa puso ng lahat ng naniniwala na kailanman ay hindi sila iiwan ng Diyos. So, ang sabi ko sa Isaiah 41:13 po, makibasa po kayo sa akin. So, for I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. God's love po never end po, hindi po siya natatapos. At yung pagmamahal po ng Diyos na meron tayo is panghabang buhay po. So, laging nag-reach out po ang Diyos sa atin. Sa lahat po ng oras, baka hindi lang po natin napapansin dahil kung saan tayo tumitingin,
at ini-entertain po natin yung distraction sa paligid natin. Pero ang Diyos po, gusto po tayong iligtas ng Diyos. In every little matter po, He wants us to celebrate with Him and to be with Him. So, si Lord po nag-reach out po sa atin sa lahat ng oras. So, once na tumalikod ka sa Kanya, eh, sinihintay ka nang bumalik. Hindi po selfish si Lord, di ba? Alam po natin yan. Ang Lord po natin is mahabagin. Ang Lord po natin is mapagpatawad. Ang Lord po natin ay mapagmahal. So, hinihintay lang po ng Diyos na magbalik tayo sa Kanya. Kahit marami po tayong kasalanan, once na gusto po talaga natin sa puso natin, gusto natin magbago at ibigay yung buhay, magpaganit sa Diyos, is tutubusin ka ng Diyos mula sa kasalanan. So, gusto niya pong ibigay sa iyo yung kaligtasan na binibigay niya sa lahat ng mga anak niya na naniniwala sa Kanya. So, sa lahat po ng yon, sa makatuloy po, ang omnipresent po ng ating Panginoon ay hindi lamang po haka-haka. So, isa po yung katotohanan na nagbigtas sa atin mula po sa ating kasalanan. Although, nagkakasala pa rin po tayo sa araw-araw at deserve natin ng judgment ng ating Diyos. Ngunit, sabi ko nga po kanina, napaka-faithful po ng ating Diyos. At ang sabi nga is, He is always with us. So, ayun po ay nanggaling sa Genesis 28:15 po. So, babasahin ko po. I am with you and I will watch over you wherever you go. And I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised. So, kahit saan po. Kahit saan po is matatagpuan natin ang presensya po ng ating Diyos. Kailangan lang po natin ng pusong tunay na niniwala na hindi tayo iiwan at mahal tayo ng Diyos. So isa po sa pangalan ni Jesus is Emmanuel po. So, which means po is God is with us. So, magbabasa po natin yan sa Matthew 1:22-23 po. So, babasahin ko po. Ang nakaakda po dun is all this took place to fulfill what the Lord He said to the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. So, kaya wag po natin kakalimutan na kahit saan yung pundako, kahit saan po tayo mapunta, kahit sa crowded place man po yan, sa lugar na sa palagay mo ay hindi abot ng Diyos, ay hindi po totoo yan. Lahat po ng lugar, since ang Diyos po ang naglikha, sa lahat man po ng saang daako man po yan, nandun po ang presensya ng ating Diyos. So, ayun po. Bilang pagtatapos po, tayo po muna ay manalangin. Ang Diyos, sinasamba ka namin, Panginoon. Tinataas ka namin, Panginoon, sa buwan ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mga salitang narinig namin, Panginoon. At tunay, Panginoon, na Ikaw ang Diyos, Lord, na hindi kailanman nangiiwan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na laging present, Lord, sa lahat ng oras. At saan mang dako, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, ay kailanman hindi nawala, Lord. Patagpuin niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isang nauuhaw, Panginoon, sa presensya niyo, Lord God. Punuin ito at iparamdam sa kanila, Panginoon, kung gano'n na sila kamahal, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon, lahat po ng nanonood, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat aspeto ng buhay nila, Panginoon. Kung saan man sila nakukulang, Panginoon, punuin niyo po iyon, Lord. Nawa, Panginoon, sa mga susunod, Panginoon, susunod na mga araw, Panginoon, ay mas magkaroon sila, Panginoon, ng puso, Panginoon, na uhaw, Panginoon, pusong nangungulila, Panginoon, at Ikaw lamang ang malalapitan, Lord God. Maraming salamat po. Ingatin niyo po ang bawat isa at pagpalain, Panginoon, ilayo, Lord God, sa kapahamakan, Panginoon. Maraming salamat po. Pinupulit, tinasamba ka namin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. So, ayun po. Magandang gabi po muli sa ating lahat. So, God bless po sa bawat isa.